cellphone ko niyan. Yung mga panahon. Expert na raw sa pagtitipid ng kuryente si Ross Magpayo. Pero kahit ano yatang diskarte, pumalo pa rin sa 7,000 piso ang bill niya noong nakarang buwan. Para yan sa konsumo niya sa bahay at sa kanyang maliit na tindahan. Ina-expect ko talaga na bababa konsumo ng kuryente, lalo na't hindi na ako gumagamit ng aircon para sa mga bata. Hopefully, kahit bumaba ng 500, masaya na ako. 1,000, di ayos, pandagdag din ng crispy pata sa New Year. Pero oras daw na maging epektibo sa susunod na taon ang bagong buwis para sa coal sa ilalim ng tax reform law, pihado raw na magkakaroon pa ng pagtaas sa presyo ng kuryente. In Meralco's case, hindi naman yan full impact for the simple reason that we have other sources of energy. Ang pinakamalaki ay yung natural gas, which is around 40% to 50%. Ang coal is around roughly 30%. Mula 10 pesos, papalo sa 50 pesos per metric ton na ang sisingiling buwis sa coal ngayong 2018. Kung isasama ang value-added tax, magiging katumbas ito ng dagdag singil na 0.76 centavos per kilowatt hour o katumbas ng dagdag singil na 1 peso and 52 centavos sa isang tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Tataas pa ang coal excise tax sa 2019 at 2020 sa 100 pesos at 150 pesos. Magiging katumbas yan ang dagdag singil sa kuryente na 1.52 centavos per kilowatt hour o katumbas ng 3 pesos and 4 centavos kada 200 kilowatt per hour sa 2019 at 2.28 centavos per kilowatt hour o katumbas naman ng 4 pesos and 56 centavos kada 200 kilowatt per hour sa pagpasok ng 2020. Pagtutuwid ito sa naibalita namin kahapon sa 24 oras. Kung tutuusin ayon sa Meralco, ilang sentimong dagdag lang ito para sa mga customer na Meralco. Dahil bukod sa mga plantang gumagamit ng coal, pinagkukunan din nila ng kuryente, ang natural gas at iba pang renewable energy. Mas apektado raw ang ilang kooperatiba ng kuryente na kinukuha ang buong supply nila sa mga coal-fired power plants. Wala naman tayo ba magagawa kundi maghanap buhay pa rin. Kung ano yung may titipid natin, di tipirin. Payo ng Meralco, magtipid ng kuryente. It is always best to really practice energy efficiency. At the end of the day, we'd like to make sure that our customers are able to enjoy electricity usage at the most optimum level. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras.